tear it out. No, this is a 40. Tell me how to get. Doggy, bird, birdie, outside world. I'm gonna make some strawberry smoothie with the remaining strawberry and milk and the ice cream. I'll get that later. The remaining ice cream, we're gonna put it in the smoothie. A big chunk of ice cream going into the smoothie. Okay, so of the remaining strawberries and the ice cream are already inside the blender. So we're gonna add some milk. Back in the refrigerator, 9 minutes. We're gonna blend it, people. Pulse muna natin. Look at that pink color. Ang galing. Parang mawawasak yung ano. Let's check it out. Ooh, so pink. Yo. Wow. We're gonna transfer this pink smoothie right into this glass. Look at that, so pink. Oh my gosh, there's a bulk ice cream na hindi na. Wait lang. A few moments later. Look at this, so pink. So pink strawberry shake. So smooth. What's up, Potato Squad? Yes, that's right. Tamang nabasa niyo sa description box below. I don't even know how to begin this vlog. So, ayun niya. Naririnig niyo sa background ay si Matt Tony. We're so hooked with his videos right now. Lahat na. Napanood namin lahat ng food challenge ni Matt Stone. Ito. Malaki dapat.
Yan. So, kahapon pa kami nagmamarathon ng mga food challenges ni Matt Stone. So, ayun. Plano pa rin nating mag-vlog. Lagi na lang tayo nagpa-plano ng bagong vlog. Tapos, napopornado din naman. So, welcome to our day. It's Monday. And time check tayo. Ayan, tingnan nyo na lang. Pero hindi pala AM yan, guys. Kasi naka-Eastern time yung relos natin sa laptop. So, it's 3:07 PM and it's already 17 pala. yun, August 17. So, we were planning to do a vlog itong Sunday, kahapon. Unfortunately, as you read on the description or on the title, tumalon nga po yung ating cellphone sa timba. Hindi, iyan. Hindi mo gaganyan yung pusa. So, ayun. Ikakwento ko sa inyo kung paano siya tumalon. Tingnan niyo muna yung pusa tsaka yung aso. Aww. So we just finished our lunch. Tusinong, malupet, tsaka brown rice. Naging way of living na yung brown rice na yan. At ito mga pusa na to ay nag-aabang ng sustento. Kita po natin. Nag-aabang po siya ng sustento. Tignan niyo po. Sige na, wag ka na mahiga, mahiya. Mahiga ka dyan. Wag na mahiya. Magalit na naman sa nanay mo. This is our adopted cat. The name is Cat. Yung dalawa namang yun, yun yung magnanay na original cats namin dito. That's the dog right there. The sad, unfortunate dog. Depressed dog. Yan. Yan si Bard Bard. Bard Bard! So, di namin malamang kadahilanan na pakaduwag niya. Wala naman kaming ginagawa sa kanya. Yan. So, ayun nga. Kasama ko dito si Kat. Si Kat yung pusa na hindi naman talaga namin pusa. Ang storya niya, tinatawag ko yung pusa namin. Tapos siya yung tumakbo sa bahay. Tapos ever since nun, wala na, naging pusa na namin siya. Look at that. Look at that cutie. Napaka-sweet, napaka-clingy, napaka-amoy basura. So, ayun. Meron akong mga videos itong weekend, pero na unfortunately, nandun nga siya sa cellphone ko. In-unbox namin tong bed table na to. Ayan, so meron kaming dalawang bagong bed table. Ayan yung isa. Ito niyo dun. Ayan. So, they're all from Lazada. Ayan, nakikita nyo. Meron na tayong patungan dito. Kasi dito lang naman tayo nag-work sa bed. So, maganda kung meron tayong bed table para hindi nakakangalay sa likod. So, ayan yung story nun. So, kahapon, in-unbox namin siya. Ayan yung sa kay Iya. Ayan. Ayan. In-assemble nyo na. And the box are still there. Yan, nakakalat pa yung box niya, mga kaibigan. So, ayun. I was planning to do another vlog yesterday. Pero, ayun nga, masama yung kinauwian ng ating phone. Nandito siya ngayon. Just creating this vlog to update you guys kung bakit medyo hindi ano tayo, lay low tayo ngayon sa vlogging. Let me show you what happened to my phone. Nandito siya sa lalagyan ng bigas. Parte yung lalagyan ng bigas. So, nasa CR siya. You know, sino ba sa inyo nagdadala ng CR sa... ng CR sa phone? Sino ba sa inyo nagdadala ng phone sa CR? Hindi ko alam kung meron, pero ingatan nyo, please. Please lang, utang na loob. Kung sino mga malalakas loob dyan magdala ng phone sa CR.
So, pag minalas kayo, ganito mangyayari sa phone nyo. Ito siya ngayon. Sabi kasi, pag nabasa, ilagay doon sa bigas. So, andito siya sa bigas. Teka lang, focus natin. Kaya niya mag-focus. Basta andyan siya sa bigas. Nakikita niya naman yung pinaglalagay niya. So, siya lang nga sa cellphone to, nasa red rice, nagpapatuyo. So, ito siya. Ito siya, guys. Alam niyo naman yung Redmi Note 9S natin. Bagong-bago yan. Ay. So, ang nangyari is nakapatong siya sa shower caddy. Tapos dumula siya. Tapos dumiretso siya sa timba ng tubig. And as some of you know, itong cellphone natin, dito ko pina-plug in yung ating lavalier mic para sa audio ng vlog natin. Pero since wala nga tayong phone ngayon, actually gumagana pa naman siya. Ang problema lang niya is meron siyang, hindi ko alam kung problema niya yun or basa yun or what, pero may nangyari sa LCD niya na parang may maliwanag dito sa dulo. Tapos meron siyang parang crack dito sa gitna. So, tinatry natin patuyuin pa siya for, tingnan natin kung magiging better pa siya after nito, for better results. Pero hindi ko alam kung magiging better pa siya. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung SIM tray. Tapos, ito yung part na kung saan pumasok yung tubig. So, ito yung iniharap ko dun sa lalagyan ng bigas. So, ayan, sinusuksok ko siya dyan na paganyan. Na may bigasan. Nakasaksak siya sa red rice. Okay naman siguro kahit di nakabaon masyado. So, ayun. Nakabaon siya sa bigas. And for that reason, wala tayong vlog or English tutorial or whatever vlog for this Monday other than this, guys. Other than this update. Already Monday afternoon, hindi ko alam kung anong oras ko pa ito ma-upload later. Aray, my ear is stuck. Stuck sa lalagyan ng bigas. Babalik na natin yung bigas. So, si Redmi Note 9S, wala siyang IP certification or IP something-something. If you guys remember, may Samsung A7 2017, mayroon siyang IP68, so waterproof siya. Sa Redmi Note 9S, wala. So, ayun. Hindi niya kinaya yung pag-submerge niya dun sa timba. Pero, fortunately naman, gumagana pa siya. Bumubukas pa siya. Gusto ko lang ma-make sure na super tuyo na siya bago ko siya saksakan ng charger. Kasi mahirap na. And, dahil di ko siya may saksak sa charger, di ko muna siya ginagamit. So, wala akong better audio device na magagamit. Hindi ko magagamit si mic. So, wala tayong vlog na English vlog ngayon. I was planning to do an English vlog again kasi noong nakaraan, bag raid. So, parang gusto ko i-alternate yung lifestyle and English tutorials ko. Parang in between. Pero, sad life. Wala. Tsaka kabago-bago nung phone. Ganun na siya agad, guys. So, kung meron nagdadala sa inyo ng cellphone sa CR, please ingatan niyo siya. Hindi siya masaya. Anyway, that's it. I just wanna update you guys why we don't have, wala tayong mga, ngayon, tutorials ngayon. So, update ko na lang kayo ng aming Sunday. Sunday is, ayun, dumating yung Lazada. Yung mga tables. Tapos, nagpunta ako sa Jollibee. Kasi nag-grave kami sa Jollibee. May mga video to sa cellphone ko. Pero, hindi ko nga makuha yung files. So, ayun. That's it muna for this video, guys. For this Monday vlog. I just really want to make sure that I have an upload every Monday. So, I'm creating this video for you guys to be updated as well kung bakit wala pa akong tutorials. And tutorials will be coming soon. Siguro after, sabi kasi sa internet, 24 to 36 hours, pero munang wag gamitin. So, yun. Baka Wednesday or Friday vlog, meron na ulit tayong bagong English tutorials. The lineup will be
Filipinism or idiomatic expression, mga ganun yung mga susunod nating video. So stay tuned lang guys, and thank you so much for watching this video. If you haven't done so, please subscribe to my channel. I promise to give you more informative and entertaining content soon. And ayun, salamat sa Potato Squad. Like, share, subscribe. See you guys on my next video. Bye!